Okay, oh. 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. Kaya, pahingi sana ako pambiling pagkain. Nagugutom na ako. Pero naalala mo, dati sinabi mo sa akin, hindi ka pa nakakain sa Jollibee. Ha? Sama ka? Okay lang? Sige, sama tayo. Kain tayo sa Jollibee. Salamat sa Diyos. Kompleto na ang team? Ayan, yes. Very good. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang araw sa atin lahat. Nawa po sa araw na ito, lahat tayo ay gabayan ng ating Panginoon. Ano man ang ating mga pinagkakabalaan, ano man at saan man tayo tutungo, God bless sana sa atin lahat na maging maayos ang araw natin ngayon. Pero mga kababayan, sa araw na ito, panibagong araw, panibagong vlog. Kung natatandaan nyo mga kababayan, yung aking bata na i-upload si Ethan, natulungan ko siya na nagtitinda ng basahan, siya po ang ating babalikan ngayon. Kadahilanan mga kababayan, nabanggit po sa akin ni Ethan na ang dahilan ng kanyang pagtitinda is ang nanay niya may sakit dahil nabangga yata na disgrasya. So gustong malaman ni Daddy Frankie na kumustahin din ang kanyang magulang. At isa pa na nakwento nung bata na mula pagkabata daw niya, hindi pa raw niya nasubukan kumain sa Jollibee. So napag-usapan, napagkasunduan ng team na iparanas natin sa kanya yung kaligayahan ng mga bata. Alam nyo naman mga kababayan, no? Pagdating sa bata, bida ang saya. So mga kababayan, samahan nyo kami na sana mahanap natin. Sakto ngayon mga kababayan kasi ngayon ay araw ng Sabado. So let's go! Okay? Ingat tayo! One hour later. Medyo malubak mga kababayan. Dito namin siya first time. Dito ko unang-unang nakita si Ethan mga kababayan. Dito ko siya nakitang nagtitinda. Pero dahil Sabado, bakit siya wala? Bakit wala siya? Tingnan natin dun sa dulo yung mga malimit niyang tinatambayan. Sige, bante mo. Yan, mga kababayan, dito namin siya unang nakita eh, pero wala siya rito. Ang tanong, baka nasa bahay lang yun, no? Baka hindi kumala kasi walang pasok. Sana makita natin siya mga kababayan kasi kahit kami, hindi pa namin alam kung saan ang bahay nila. A few moments later. Moment, itabi mo dyan. Dito sa harap ng Alphamart, malimit dito nagtatambay yung batang yun mga kababayan. Tignan natin kung nandito. Bakit kaya? Parang wala, no? Saan kaya possible na tambayan niya? No? Sam! Saan pa ang possible na tambayan niya? Sa mga Alphamart pa. Alphamart pa? Mostly sa harap ba ng Alphamart? Sige. Abante pa or U-turn pa? Hanapin natin bro. So try pa natin hanapin mga kababayan kasi nga ayon sa mga tao dito, hindi po yan nag-i-stay sa isang lugar. Alam nyo naman po yung bata. May mga diskarte din siguro. Gala ng gala. At minsan kasi kasama yon ng natulungan din naming lolo. Pero hindi pa natin alam ang bahay nila. Kaya hahanapin natin mga kababayan. Sa loob kaya wala.
Bawal naman ng bata dun sa loob, no? Bawal. Sige, yo turn mo, bro. Hanap pa tayo. Ingat ka lang. Tahimik ng driver natin ngayon, mga kababayan. Pero dito lang yun nagtatambay. Hindi kami basta-basta uwi, mga kababayan, hanggat hindi natin nakikita si Haytan. Siya po yung ating misyon sa araw na ito, mga kababayan. Parang si Ethan yun, no? Nasa Alpha Mart. Ayo. Sige, U-turn mo. Balikan natin. Siya ba yun? Ayun nga. Ay, si Ethan nga. Oo, sige, si Ethan, sige. U-turn mo, bro. Ingat ka lang. Balikan natin. Ayan, mga kababayan. Naispatan na natin si Ethan. At yun nga. Puro sa, ano, sa sari-sari store siya nagtatambay. Kasi nga, mga kababayan, ang diskarte ng batang yan, kung hindi siya nagtitinda ng pasahan, nagbubukas siya sa mga pintuan para bigyan siya ng barya-barya. Yun yung kanyang araw-araw niyang diskarte pagkagaling sa school. Pero ngayon, mga kababayan, dahil araw ng Sabado, kaya siguro medyo lumipat siya ng pwesto. Medyo malayo-layo na yung narating edad siya, no? Oo. Ganyan talaga yung mga bata, mga kababayan. Malayo ang nararating. Pwede ka ng bata, diskarte din talaga eh. Oo. Isang reason, mga kababayan, bakit gustong balikan ni Daddy Frankie, dahil gusto kong makita yung kanyang bahay, status ng kanyang nanay, dahil sinabi niya sa akin na may sakit ang kanyang nanay. Kaya samahan niyo ako, mga kababayan, kausapin na. Parking mo maayos para si walang problem. Si Ethan nga. Oo, di ba? Si Ethan nga. Yun. Ayan, mga kababayan, oh, ba't nakaupo siya ngayon? Tinda siya. Ayun, may nakabenta siya. Magaling talaga magbenta, no? Sipa. Limang piso yan, mga kababayan, bawat isa. Ang galing. Wala yata, bariya yung bibili. Hindi, susuklian niya. Kaya lang, mga kababayan, ang problema kay Ethan, hindi ko alam kung totally marunong na siya magbilang. Siguro pagpabarya-barya, alam niya pa. Kasi nung unang na-vlog ko siya, pagdating sa 1,000, hindi na niya kayang bilangin, mga kababayan. Medyo nahuhuli yata siya sa pagbibilang. Naantok na yung bata. Ayun. Oh, ilan binigay sa kanya? 20. Oh, kailangan magsukli siya ng 10. Ayun. Ay, kulang yung sukli niya. Oh, nagtawaran pa yata. So ayan, mga kababayan, kakausap. Tra-try ko pong kakausapin sa si Ethan. Sana magtiwala siya sa akin. Dahil nga, yun nga po, gusto kong ipatry sa kanya. Dahil ang sinabi niya, gusto niyang kumain sa Jollibee. Kaya ayain ko, sana magtiwala siya sa atin, mga kababayan.
Hi, Ethan. Good morning. Kumusta ka na? Hinahanap kita doon sa una mong tambayan. Hindi kita nakita. Okay, lang pa idikit ko to sa'yo. Okay. Para maganda yung boses, marinig nila, ha? Ingay kasi dito. Ayan. Bakit nandito ka? Mahina po kasi ang kita doon. Ah, mahina doon ngayon? Oh, kaya pala. Pununtahan kita. Dalawa yung pinuntahan ko eh. Natambayan mo daw. Wala ka doon. Mabuti nakita kita rito. Kumusta ka naman? Okay lang po. Okay lang. Nanay mo? Doon pa rin. Nakahiga pa rin. Nababa kasi. Ah, nakahiga pa rin nanay mo? Alam mo Ethan, kaya kita binalikan, hinahanap. Kasi gusto ko sanang makita yung ano, yung family mo. Ano, status ninyo. No? Pwede ba kaming ano? Pwede ba kaming sumama sa bahay mo? Okay lang? Okay lang po. Hindi magagalit yung nanay mo? Oo. Pero naalala mo, dati sinabi mo sa akin, hindi ka pa nakakain sa Jollibee. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Bakit di ka pa kumain? Anong oras na? Eh kasi po, pag wala po akong bentang barilya. Wala ka pang benta? Magkano na ba benta mo? Kunti pa lang. Ito muna lang po, binigay lang po sa akin ng 20. Nakita ko kanina may bumili ah. Magkano binili niya? 5 piso lang po. Ah, 5 piso lang yun. Ah, okay, ang galing no? Oh, so, kailangan makabenta ka tapos sa kabibili ng pagkain mo. Eh, paano pag wala kang benta? Atiis na lang. Atiis muna. Papatay tayo dyan. Hanggang makabenta. Hanggang makabenta. Pero hindi ka naman nasi zero. Nakita ko magaling ka magbenta eh, no? So, gusto mo ba, ano? Sama ka sa akin ngayon? Sige kain po. Tayo sa Jollibee. Sige po. Sakto, hindi ka pa kami kumakain. Hindi pa rin kami kumakain. Ha? Sama ka? Okay lang? Sige, sama tayo. Kain tayo sa Jollibee. Dalhin mo lahat ang gamit mo. Apo. Ayan. Okay ka lang dyan, ha? Kain tayo, Ethan, ha? Okay. Masaya ka ba? Apo. Masusubukan mo na kumain sa Jollibee? Apo. Wow. So, Ethan, okay ka lang? Huwag kang mag-alala, huwag kang kabahan, ha? Huwag kang matakot sa amin. Hindi kami masamang tao. Kilala mo naman ako, di ba? Apo. Ang gusto ko lang, iparanas sa'yo na makakain sa Jollibee kasi yun yung sinabi mo sa akin, eh. Na hindi mo pa naranasan kumain sa Jollibee. Totoo ba yun? Hindi mo pa naranasan kumain? Hindi pa po. Totoo? Hindi pa naranasan? Bakit? Mahirap lang po sa kami. Ah, mahirap lang kayo? O, sige. After natin kumain sa Jollibee, mag-grocery tayo para may pasalubong kay mama at papa mo. Para gusto kong makausap din ng mama mo, ha? Okay, so let's go. Driver! Mama driver! Joke, mga kababayan. Driver natin si Rizky. Kumplito ang team natin, mga kababayan. Kung saan may pinakamalapit na Jollibee at saka sa grocery din. No? Okay. Go! Ingat lang! Paano lahat? Oo. Tara, Ethan. Ay, iwan mo muna yung basahan mo. Apo. Ayan. Walang bibili siguro sa Jollibee. Ha? Tara, let's go.
Bella TV vlog. Kaya na, sabi ko, tinitingnan ko ito pagbaba, sabi ko parang si Dali Frankie ah. Diyan mga kasamahan. Hanap tayo kuan. Ay, madalas ka, parang yung Pangasinan. Oo. Kasi yun, ano mo yung lugar mo. Oo. Sige, sige. Thank you ah. Kain tayo. Hindi, kasi nakapila. Ah, nakapila ka rin. Okay. Pila na. Ate. Ang haba ng pila. Walang upuan dito mo. Doon na lang. Eh, buka doon. Buka muna dyan. Dito. Yeah. Dito ka. Anong gusto mo? Anong gusto mo kainin? Fried chicken tsaka kanin lang. Fried chicken tsaka kanin. Tsaka yung nakabox. Ano ba laman nung nakabox? Sige. Fried chicken tsaka kanin. Mm. Tapos take out daw. Gusto niya yun yung nakabox na Jollibee. Ilan rice? Dalawa. Dalawa? Dalawa. Okay. So, bakit meal na sa atin? Tapos, magpa-take out ganun-ganun. Hindi ko alam. Siyempre, bigyan mo na rin siya ng drink. Okay. Sabihin mo lang ang kulang. Okay. Mama mo dito? Mahirap, hindi po kasi. Mahirap lang kasi po eh. Mahirap lang? Tsaka minsan lang din si tatay mo eh. Kahit mahirap lang kumakain dito eh. Hindi yung mayaman lang. Hindi porkit kumain sa Jollibee, mayaman na. Diba? Pero wala po kami pambayad sa pagkainan namin. Walang? Pambayad. Pambayad sa? Kainan. Ah, kainan. Kadalasan, anong inuulam nyo sa bahay? Hmm? Anong inuulam nyo dun sa bahay nyo? Kaistang daeng. Daeng? Dito ka. Gulay lang. Pwede rin. Okay na yan. Bakit sabi mo madalang umuwi ang tatay mo? Madalas lang po umuwi ang papa ko. Ano? Madalas lang. Madalas umuwi? O madalang? Hindi mo parati umuwi. Hindi siya parati umuwi. O di madalang. Minsan-minsan lang. O minsan-minsan, yun yung madalang. Pag madalas, parati. Baliktad ko eh. Oo. Bakit madalang umuwi ang papa mo? Eh kasi parati po kasi siya sa trabaho. Ah, lagi sa trabaho. Wala po kasi silang pahinga. Wala silang? Pahinga. O, walang pahinga. Oh, kain ka na. Busin mo yan. Pagkatapos niyan, tsaka kanin, tsaka chicken. Ice cream mo. Naku, uguhin na naman si Frankie nito. Ito ko ito. Ito kay Mon. Dito na lang, Mon. Enjoy yan pag walang sauce. Kailangan maraming sauce. Ha? A few
moments later. Ilan sa rin tayo niya kanina kung tinigaw niya? Pwede naman. Oo. Mamaya. Ito lagay na lang dyan. May lagay na lang dyan. Sige. Marunong ka. Teka ako. Hindi masira. Okay na? Busog na? Sige. So, dalhin lang muna natin sa sasakyan tong mga balot mo. Tapos punta tayong grocery. Okay. Happy? Happy! Ano pakiramdam? Saya. Ano pakiramdam ng kain na sa Jollibee? Masaya. Masaya. Kailan tayo ulit babalik dito? Kahit kailan. Oh, sige, tara. Bit-bit na. Yung mga take-out mo. Ako na to iba. Pili ka na. Okay, sige. Sige. So ayan mga kababayan, mga kabarangay, pagkatapos nating pakainin sa Jollibee, syempre sumabay na rin ang team kasi hindi pa kami nag-lunch. Tapos nag-grocery na rin ng konti, pasalubong sa kanyang nanay, sa kanyang pamilya. At ito, pupuntahan na natin mga kababayan. Okay na, Itan? Sige, dalhin mo na yung pagkain mo. No? Tara. Thank you.
Malayo pa bahay niyo? Malapit na. Malapit na. O, sira? Ay, dito kayo. Hello po. Magandang hapon po, Nay. Ah, okay. Pasok po kami. Nay, ako po si ano, si Daddy Frankie. Ayan. Ipasalubong kami. Ayan dito yung... May pinamili rin kami mga grocery. Sandali lang, ha. Pasok. Daming tao. Si Ethan na ang nagkabit. Okay. Ah, dito, pasok nyo para makita. Sige, dito sa loob. Ayan. Ah, dito. Ayan. Ay, oo. Baka matumbaitan, mamaya na natin. Mamaya mo nalang buksan, ha? Sige, usap lang tayo konti. Upo ka, Ethan, dito. Ah, doon ka. Dito ka. Upo ka, tabi mo si mama mo. Nay, kumusta po? Ano lang, kasi pasensya na kayo kung bakit kami nagawi rito. Kung napanood nyo kasi yung unang natagpuan namin si Ethan na nagtitinda ng basahan. Tapos yun nga, nung nakausap ko siya, nagsabi siya sa akin na nadisgrasya daw ang nanay niya. Ano po ba nangyari sa inyo, Nay? Nasagi. Ah, nasagi. So ano nangyari nung nasagi kayo? One week memory loss. Ano naman ang yung nakasagi sa inyo? Anong feedback niya? Actually, tumulong. Ah, okay. Salamat sa Diyos. Buti tumulong naman. So ngayon, ano na status niyo po? Ito, hindi pa masyado makaano. Kasi, masama pa pakiramdam. Okay, yun nga po yun. Actually, nakatingan ulong si Ethan. Ah, si Ethan po. Oo nga po, kasi kaya po ako nagpunta rito kasi gaya ng sinabi niya, ang sabi niya sa akin, bakit mo ito ginagawa? Sabi ko, sabi nga niya, dahil nga daw na disgrasya ang mama niya. Tapos asan po ang tatay niya? Ano po siya, actually sa Manila po siya, nagpapadalaman po, pero siyempre, ang dami. Ang dami kayo. Ilan po anak niyo? Apat. Pang ilan si? Pintan pa. Panganay siya. Kaya pala siya yung naghahanap buhay. Sa kanya, sa murang edad niya, siya yung parang lumalabas na breadwinner, no? Opo, siya tulong talaga sa akin. Binibiro ko nga po siya kanina, Nay. Sabi ko sa kanya, kasi dinala ko siya sa grocery, piliin mo kung anong gusto mo, kung anong alam mong kailangan sa bahay. So, bilib naman ako sa kanya kasi lahat ng pinili niya is pangangailangan talaga sa bahay. Pumili rin siya ng toyo, suka, tsaka chicken. Sabi ko nung nandun kami sa counter, parang nabudol mo yata ako. Hindi ako naniniwalang 10 years old. Kasi nagtataka ako, Nay. At age ng 10 years old, talagang napaka-matured ng isip niya. Opo, maano talaga si Ethan. Natalandaan ako dito. In case na makulangan ako sa budget. Oo, oh, magaling siya talaga dumiskarte. Upo ka lang, Ethan. No? Medyo maligalig siya, masaya yung kausap, pero talagang magaling dumiskarte, ano? Opo. Maano yan siya, tumutulong din dun sa ano. Kailan pa niya yan ginagawa? Since kailan? Nung una, yung diskarte niya, nung lumapit kami dito sa mga chow, yung mga basura-basura, yung inaano niya. Hanggang sa natuto na lang siyang dumiskarte talaga. Dumiskarte. Ang galing talaga, no? Napakaswerte niyo po kasi may anak kayong mabait. Tsaka isa pa, nung namili siya, namili din siya ng gatas ng kapatid niya. Iniisip niya rin yung mga kapatid niya. No? Ilan taon na yung kapatid niya? Yung bunso ko po, magwa-one year old. Pero wala kaming napiling ni student. Ano ba yung pinili niyang gatas? Pero may pinili siya kanina. No? So, apat po anak niyo.
tapos panganay nga si Ethan, ano? So, itong tinitira nyo na ay bahay nyo po ito. Ah, nagre-rent lang kayo rito. Magkano rent nyo po? 2,500. Matagal na kayo nakatira dito? Saan ang province nyo po? Sambuanga. Ah, taga Sambuanga. So, nung hindi pa kayo, ano na, sorry ah, nung hindi kayo na disgrasya, anong hanap buhay nyo po? Anong na-aksidente ka, day off mo? Nasagi ka? Di ba? Sana gumaling ka na ng tuluyan. May mga gamot naman. Meron naman po. Oh. Kasi, at saka isa pa, Nay, kaya binalikan namin to kasi ang kwento niya sa akin, hindi pa niya naranasan kumain sa Jollibee. Kaya, ayun, nung nakita na, hinanap nga namin siya dyan sa labasan, sakto nahanap namin. Tapos, dinala namin siya sa Jollibee. Sabi niya, take out din ako ha, sabi niya. So, sabi ko, ibang klaseng bata. Yung ibang bata kasi, pag nakakain, happy na siya. Pero siya, lahat ng bagay, naiisip niya, yung pamilya niya lagi. Opo, may kita yung diretso. Ah, diretso talaga, bigay sa magulang. Pero sana na yun, no? Huwag mo sana mamasamain. Dapat, kasi napansin ko kay Ethan, yung first time naming pagkikita, medyo mahina siya sa mat. Sana mapukusan natin siya sa pag-aaral niya, no? Kasi mas malaking opportunity talaga. Or doon naiintindihan ko naman, hindi ko rin kayo masisi dahil sa hirap ng buhay talaga. At nakikita naman ni Nathan yung habang lumalaki siya. Maganda nga yun eh. Very proud ako kay Ethan kasi sa murang edad niya, nakikita niya yung hirap ng buhay. Talagang focus siya sa pagtulong sa kanyang pamilya. Pero bilang magulang, tayo na magulang, gabayan natin talaga, pilitin sana natin na makapagtapos sila ng pag-aaral. Napaka-importante yun. Talaga sabi niya asawa ko rin, kasi mahirap pag walang pinag-aralan. Opo. Kailan, nasa Maynila po asawa niyo? Opo. Kailan ang uwian niya? Ano, once a month. Oh, once a month. So okay naman ang trabaho. Bagay, ano? Ethan, pagka wala, Ethan ang didiskarte. Mm-hmm. Oh, yan, may dala akong bigas dyan, tsaka mga grocery. Pagpasensyaan nyo na. Sana makatulong, no? Oh, si Ethan naman. Ethan, may tanong ako. Bakit ganun ka kapursigi lagi? Bakit sabi ng mama mo, pag kumita ka ng pera, diretso daw bigay kay mama. Bakit? Kailangan sa? Kailangan ka mag-gamot, katulad siya. Kain, ganun. Mm-hmm. Pwede lang dahil pa ng kabarid ko. Ako na yun, sa akin. As sa'yo na yun. Responsibilidad mo na yung diaper. Tsaka yung gatas. Tsaka yung gatas. Kaya mong kitain yung pambili ng diaper tsaka gatas? Sa paanong paraan? Doon pa rin, taga-bukas. Taga-bukas. Oh, tapos yung basahan. Pero wag na wag mong kakalimutan yung pag-aaral. Ha? Nakakapasok ka naman araw-araw. Very good, no? Sabi mo sa akin kanina, gusto mong maging chef. No? Ayun, basta kung para matupad yun, kailangan mag-aral ka, ha? Tapos yung saksakan ninyo, no? Ingat, ha? Kasi dami pang bata, baka may makuryente, baka may mga gamit silang maisaksak, napansin ko lang, no? Kaya nga, ingat sa ano, yung sa maliit ko. Mm-mm. Tan, ilang lalaki anak nyo? Dalawang lalaki. Dalawang babae. Dalawang babae, buti na lang si Ethan. Alam nyo, Nay, nung napanood nila yung video na in-upload ko kay Ethan, sabi napakaswerte ng magulang ng batang to. Kasi napaka-responsable, no? Sa kanyang edad, talagang iniisip na niya yung ano. Sa bahay, masipag din ba si Ethan? Medyo. Pero, o sa bag... Marunong na siya, ano? Actually, marunong na siya magsaing, magprito, magsabaw, adobo. Ay, marunong na rin mag-adobo. Marunong na siya. Oh, galing talaga, nakaka-proud talaga. Sino nagturo sa'yo nun? Si Mama. Ah, si Mama. Saka si Papa. So, ganun lang, Nay, kumbaga... Kaya kami napunta dito, tinignan lang namin talaga yung sitwasyon ninyo, yung kalagayan niya.
gusto ko lang malaman talaga kung totoo nga yung mga pinagsasabi niya sa akin noon. At least nakita ko naman na. So maraming salamat, no? At sana hindi rin kayo nabigla. Napanood nyo na rin yung in-upload namin. Oo, napanood. O, salamat naman po. Pasensya na kayo, no? Tapos syempre, para may pandagdag din sa pag-aaral ni Ethan, no? Magbibigay ako ng konting tulong financial para may panggasto si Ethan, no? Para mga pag-aral, bili ka ng ano mo, kung anong kailangan sa school, no? O, Nay, kanino kong bigay kay Ethan? Tapos bibigay mo kay Nanay. Okay, o, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. No, kailangan, importante yung pag sa math, ha? Kailangan matuto ka magbilang, ha? Kasi napansin ko medyo mahina ka sa math. No? Pero no. Tinuturuan siya si papa niya. Tinuturuan siya ng papa niya, oo. Napaka-importante yun, ha? Tapos paglaki mo, magnegosyo ka. I'm sure, malayo ang iyong mararating basta lagi kang manalangin, ha? So, Nay, maraming salamat po, ha? Sana makatulong yan. May bigas dyan sa grocery. Maraming salamat po. Opo. Tapos buksan nyo na agad, ha? Kasi may frozen dyan yung chicken. Oo, ibili ko mo. Oo, pinili niya. Ano ba yung mga pinili mo? Mahirap sabihin. Ang dami kasi. Mahirap sabihin kasi madami. Madul na eh. O, sige. Diba? Basta, happy ako para sa'yo. Very proud ako para kay Ethan. Ingat po parati, no? So, ayan mga kababayan, mga kabarangay. Dinalaw natin si Ethan sa kanyang bahay. Ito nadatnan natin ang kanyang mama na hindi nga makatayo dahil sa aksidente na kanilang dinanas. Pero okay naman kasi nagtatrabaho naman ang kanilang father de pamilya. Pero syempre dahil sa kakulangan talaga hirap ng buhay. So maraming salamat mga kababayan. Maglalambing po ang inyong lingkod kung nagustuhan nyo po ang videos nating ito. At kung dumaan man sa inyong newsfeed, pakishare lamang po. At nang sa ganon, mas marami pa tayong matutulungan. At syempre, kung hindi ka pa nakapalo, pakipalo ang YouTube channel ng Daddy Frankie. At sa ganon din po sa Facebook page, Daddy Frankie Official. At syempre mga kababayan, ganon din sa aking mga kasamahan. Ayan, sila Mons Channel, KJ27, Sam Motovlog, Boss JB, at syempre si Riz Motovlog. At nandyan din po si Vance. Tsaka sila kaagapay. Lahat po ng Team Daddy Frankie, paki-support po. At syempre, bago tayo tuluyang magpaalam, shoutout muna natin ang Team Rise Above. Sila Tita Hanes, Carmi, K Official. Yan. At syempre, si Aling Rochelle Vlogs po. Huwag po natin kakalimutan. So maraming salamat mga kababayan. God bless po sa atin lahat.